Pilipinas ay kilala sa maraming mga pista at ipinagdiriwang ang mayamang kultura. Kapag narinig ang lalawigan ng Pangasinan, naiisip ka agad-agad natin ang mayamayamang tubig o dagat, ekta-ektaryang palayan at magagandang tanawin katulad na lang ng 100 Islands sa bayan ng Alaminos. Kilala din ang Pangasinan sa kanilang masarap na pagkain at kakanin katulad ng patupat, isang matamis na kakanin. At hindi mawawala ang kanilang masarap na pagkaing dagat at mga isdang tabang katulad ng hito. At syempre, hindi mawawala ang bangus na kilalang kilala ang bayan ng Dagupan City. Sa Dagupan, ipinagdiriwang ang Bangus Festival. Itinuturing itong pangatlo sa pinakamaganda at pinakamasayang pista sa Pilipinas. Sa festival na ito ay ipinagdiriwang ang kanilang pinagmamalaking bangus na kung saan ang kanilang bayan ay itinuturing na Bangus Capital of the Philippines. Ang Bangus Festival ay nagsimula noong May 3, 2003 kung saan naitala sa Guinness World of Records ang pinakamahabang ihawa ng bangus sa buong mundo na may haba na 1,007.56 meter. Ang suka at toyo ay ang pangunahing sangkap ng adobo. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang iba pang mga likido ay paminsan-minsan na idinadagdag. Halimbawa nito ay ang gatas ng nyog, na kung saan lutang ang malakas na flavor nito kesa sa suka at toyo. Gumagamit din ang iba ng asukal o pulot upang madagdagan ang linamnam na dulot ng bahagyang tamis sa pagkaing ito. Ang karamihan sa mga pangunahing recipe ng adobo ay bawang, bay leaves, black pepper at commercial na seasoning ay nauuso na rin na sadyang bigay todo na lasa anuman ang sabihin ng iba. Maaari ding maglahok ng iba't ibang uri ng karne, bagamat ang pinakamainam at common nga ay itong manok. Ang adobo ay maaaring gawing may baboy, karne ng baka at isda, habang ang bistek ay isa rin sa mga popular na kilalang lutuing Pilipino na sinahugan din ng suka, toyo, sibuyas, bawang, paminta at sinamahan pa ng sangkap na calamansi. Ipiniprito ang hiniwang karne bago haluan ng pinagbabaran. Ang salitang bistek na nangangahulugan na inadobo na baka o steak sa English. Kaya nga anuman ang sabihin, maiba man sa panlasa pati na sa spelling, ang adobo at bistek ay halos iisa lang, depende sa gusto at napapanahong kainin. Simple pero malakas ang dating. Simple sa minimal na sangkap na di mahirap hanapin at always available mapa-dining room man o kapitbahay. At malakas ang dating dahil sa simpleng tatak Pinoy na pagkain na hinahanap pa rin dahil sa pambansang pagkain san man tayo naroon. Babalik at babalik ka pa rin para sa inaasam natin na boneless bangus adostek na menu at atin nang lulutuin. Para sa ingredients and exact measurements ng NSTLC Bone Bangus Adostek Feast, ito ang kakailanganin natin ka NSTLC. 1 piece large size bangus deboned, 5 tablespoon soy sauce, 5 pieces calamansi or 1 piece lemon, 1 piece or 2 tablespoon onion na chop, 1 clove or 2 tablespoon garlic mince, 4 pieces tomato sauce chop, 3 tablespoon cooking oil, 1 half teaspoon black pepper crush, 1 teaspoon sugar, 1 cup water. Ibabad natin ang boneless bangus sa toyo, calamansi o lemon kung ano meron kayo sa ref. Lagyan na rin natin ng durog na paminta at saka ibabad pa ng 30 minuto o higit pa para mas malasa na boneless bangus adostek natin.
Magpainit na rin tayo ng cooking oil sa kawali. Itong lulutuin natin ngayon, mahigit sa isang oras na nakababad, kaya tamang-tama na to. Lutang na ang lasa ng soy sauce, calamansi at bangus, sinamahan pa ng iba pang seasoning. Tanggalin o i-drain na natin yung pinagbabaran at saka itabi sandali, dahil yan ang gagawin nating pangsabaw mamaya. Fried natin bahagya ang bangus o half-cook, dahan-dahan since medyo lumambot ang laman dahil inalis at nawala ang tinik na sumusuporta sa laman. Okay lang mahati o bumigay ang laman, huwag lang totally madurog, baka maging corn bangus na yan. Pag okay na, hanguin lang ulit dahan-dahan at i-fried pa ang natitira until na maubos at maprito lahat. Pag naluto na lahat ang bangus, dito na rin tayo mag-isa. Unahin natin ang bawang tapos isunod natin ang sibuyas. Pag okay na, isunod na natin ang tomatoes. Bilisin lang mabuti tulad ng ginawa natin before sa pag-saute. Pag nagisa na, ilagay natin isa-isa ang pinirito natin kanina na boneless bangus. Saka ibuhos natin dahan-dahan ang pinagbabara ng bangus at haluin bahagya. Lagyan ng sugar para mas lumitaw pa ang lasa. At pakuluan, wait lang natin until maluto. Saka i-transfer sa serving plate at i-serve habang mainit-init pa. Ang mga Pinoy ay di lang kilala dahil sa masayahin ng mga tao, kundi ang pagkamasayahin natin ay dala-dala hanggang sa pagpili ng mga masasarap na pagkain na kakaiba sa ibang nasyon, kaya nga pati sila ay napapahanga at umaasa na malasahan ang ating authentic na pagkain. Halos lahat na yata ng bayan at lalawigan na binalot ng 7,100 islands dito sa Pinas ay may pinagmamalaking pagkain na talaga namang exclusive sa bawat lugar. Hinahangaan at kadalasan ginagaya pa, pero syempre, dun tayo sa pinanggalingan na sadyang orihinal. Kaya nga dahil ang mga Pinoy ay masarap kumain, kahit na anong hirap gawin o lutuin ay inaabot. Matikman lang ang inaasam-asam na pagkain, pati mga kagamitan, instrumento at bagay-bagay para makamtan lang ang hilig pilit na inaabot basta masatisfied lang sa bandang huli. Tulad ng episode natin ngayon na boneless bangus na talaga namang ginamitan ng instrumento pang ipit nat at pantanggal ng tinik mula sa malaki at halos di mo na makitang tinik ay pilit pa rin pinagtsatsagaan, maalis ka lang. At spatula para mabuo at makuha ang laman na di nagagalaw ang balat para din mapaghiwalay ang laman sa balat at pagtiisan kahit anong tagal na may halo pang patak ng pawis. Dahil sa huli, inaasam natin ang linamnam at bunga ng ating paghihirap.